pangalan ng mga bumberong nagligtas sa mga natrap sa sunog sa isang condominium nitong Lunes. Isa sa mga kinilala, ang bumbero na nalagay sa alanganin dahil sa pagsagip niya ng buhay. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Sa video ng BFP, makapigil hininga ang pag-rescue sa isang inakragaang sanggol na isang linggo pa lang na isisilang. Tumatawid sa isang steel bar mula sa nasusunog na Francesca Tower sa Quezon City, patawid sa kabilang gusali na may 12 metro ang layo. Sinagip ang mag-ina mula sa 8 palapag ng Special Reaction Unit ng Bureau of Fire gamit ang makeshift na lifeline. Para meron po siyang pinaka-safe line para kung tumawid siya just in case is may safe po siya na makakatawid. Nailigtas ang mag-ina na agad isinakay sa ambulansya. Sa ambulansya rin idiniretso ang mahigit 1 taong gulang naman na si Liam, na nailigtas naman ni Fire Officer 2 Florencio Azonza kasama ang kanyang mga magulang at iba pang residente ng kondo. Si Azonza matapos makapagligtas ng 6, isinugod sa Chinese General Hospital dahil hindi raw nakayanan ng usok matapos ibigay ang breathing apparatus sa bata. Yung kanyang breathing apparatus, ibinigay niya doon sa bata, ilagay niya doon sa bata para ito ay makahinga ng maayos hanggang sa mailabas niya. Binabantayan sa ospital si Azonza dahil sa carbon monoxide poisoning. Parang nagkaroon po siya ng heart attack, no? Nagkaroon po siya ng injury doon sa muscle ng kanyang puso. Kanina, pinarangalan si Azonza ng DILG ng Medalya ng Kabayanihan, ang 2nd pinakamataas na pagkilala sa mga bumbero. Parang ako, I'm elated ba na yung fireman natin, he risked his own life to save the lives of 6 people, no? So he deserves to be awarded. Kailangan salbahin. Naghingi na ng tulong sa'yo sa baba. Sa baba pa lang. Medalya naman ang kadakilaan ang ginawad sa 5 miyembro ng SRU ng BFP na nagligtas naman sa mag-ina. Labis naman ang pasasalamat ng mga magulang ng pamilyang iniligtas ni Azonza. Thank you kasi ang family ko na-save niya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi namin alam kung anong nangyari na. Pinag-uusapan na rin ng homeowners ng kondominium ang tulong na maaari nilang ibigay kay Azonza. Hindi man nasusukat sa medalya o ano pa mang parangal ang kabayanihan ng isang tao. Para kila Azonza, isa itong malaking inspirasyon sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Marisol Abdurrahman, Nakatutok, 24 Horas.